isang maligayang pag-ibig at maligayang buwan ng sining ang body ko sa inyo na may hatid na pag-ibig at pag-asa. Masaya rin ako dahil nandito kayo ngayon sa ating talakayan sa pagbasa at paggusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ako si Ginoong Ian, tagahatid karunungan para sa inyong kinabukasan. Para sa araling ito, narito ang mga mahalagang kasanayan na dapat inyong matamo. Una, na ibabahagi ang katangian at kaligasan ng iba't ibang tekstong binasa. Ikalawa, nakasusulat ng halimbawa ng iba't ibang uri ng teksto. Bilang panimula ng ating talakayan, tayo ay magkakaroon ng isang maikling gawain. At ang gawain ito ay pinamagatang, nabasa ko na to. Ang panuto ay simple lamang tukuyin kung saan makikita o mababasa ang mga larawan at o linya na nakasaad sa bawat bilang. I-type lamang sa ating comment section ang inyong mga sagot. At meron lamang kayong 5 segundo sa pagsagot. Handa na ba klase? Kung handa na, isagawa na natin ang gawaing nabasa ko na to. Para sa unang bilang, saan kaya madalas mababasa o makikita ang dalawang larawang ito? At ang nakasaad ay ready, set, go na sa bakunahan, kabataan, at kabataan naman ang bida sa bakunahan. Tayo na, ligtas na Valenzuela. Sa inyong palagay, saan kaya ito mababasa? I-type na sa ating comment section. At ang tamang sagot ay website o social media, particular na sa Valenzuela City Facebook page. Kaya mga kabataan, hinihikayat namin kayo na magpabakuna na para ligtas laban sa pandemya. Ikalawa, mga lords, nandito na naman tayo ngayon sa isang masayang kwentuhan at tawanan. Welcome sa The Lords Show! Kung bago kayo sa aking channel, ay mag-subscribe na! Sa inyong palagay klase, saan kaya madalas itong mabasa ang mga nabanggit kong linya? Kung alam ninyo ang mga sagot, i-type na sa ating comment section. At ang tamang sagot ay YouTube channel o vlog. Para sa huling bilang, pag-ibig, pangalan, matinding pakiramdam o damdaming nag-uugnay tulad ng sa magulang, anak o kaibigan. Sa inyong palagay klase, saan kaya matatagpuan ang kahulugan ng salitang pag-ibig? Saan nyo kaya ito nababasa? I-type na sa ating comment section. At ang tamang sagot ay diksyonaryo. Pagbati klase sa mga nakakuha ng tamang sagot. Mula sa gawain na ito ay meron akong mahalagang tanong. Anong uri ng akda ang madalas ninyong binabasa at bakit? I-type na sa ating comment section. Maraming salamat klase sa mga nagbahagi ng mga sagot. Karaniwan, madalas kayong nagbabasa ng mga post sa social media tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa upang malibak ang inyong sarili mula sa pagod o stress. O di kaya'y nagbabasa kayo ng dyaryo, aklat, akademikong babasahin, thesis, module at iba pa, na kung saan ay nakatutulong sa inyo upang mapalawak ang inyong kaalaman hinggil sa disiplina o paksa na inyong binabasa. At magandang simula ay iyon. Batid ko na kayo ay nagbabasa. Ang tanong, marunong ba kayong sumulat ng mga akdang inyong binabasa? Marahil ang ilan sa inyo ay meron ng hilig sa pagsulat at ang iba naman ay
kulang pa o kailangan pagdagdagan ang mga kasanayan sa pagsulat. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil sa araling ito, tatalakayin natin ang mga katangian at kalikasan at pagsulat ng iba't ibang uri ng teksto. Ang paksang ito ay nahati sa dalawang bahagi. Una, ang mga iba't ibang uri ng teksto. Pangalawa, mga dapat tandaan sa pagsulat ng teksto. Ngayon ay simulan natin talakayin ang iba't ibang uri ng teksto. At ang una ay impormatibo. Ang impormatibo ay isang tekstong naglalayong magbigay ng katuturan sa isang bagay, pangyayari o konsepto. Ibig sabihin, binibigyang kahulugan ang isang salita o termino o mga konsepto ukol sa paksang tinatalakay sa isang teksto. Karagdagan, ang katangian at kalikasan nito ay nakatuon sa pag-iisa-isa ng mga detalye o paghahanay ng mga impormasyon para sa malinaw na paghahatid ng ideya o kaalaman. Lagi ninyong tandaan, klase, na masasabi lamang na ang tekstong impormatibo ay impormatibo kung naghahatid ito ng katotohanan. Sapagkat kung wala ang konsepto ng katotohanan, ito ay fake news, hindi ito impormatibo. Upang magkaroon ng katotohanan ang paksang binabasa o sinusulat ninyo, maaari kayong gumamit ng iba't ibang sanggunian tulad ng primarya, sekundarya at elektronikong sanggunian. Halimbawa ng paksa ukol sa tekstong impormatibo ay pagbibigay kaalaman ukol o hinggil sa COVID-19. Sa halimbawang ito ay bibigyang kahulugan muna kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng COVID-19. At paano ba ito lumawak at gumaganap sa buong mundo at kung ano ang mga dapat na gawin upang makaiwas laban sa virus na ito. Mula dito ay nabibigyan tayo ng malawak na kaalaman ukol sa paksang nabanggit. Ikalawa ay ang naratibo. Isa itong uri ng tekstong nagsasalaysay o nagkukwento ng mga magkakaugnay-ugnay na pangyayari. Ibig sabihin, klase, ay ito ay mga kwento, mga salaysayin. Araw-araw tayo nagipagkwentuhan sa ating mga kaibigan, maaaring ito ay personal o virtual. At mula dito ay nakukuha tayo ng iba't ibang ideya. Karagdagan, mahalaga ang magkakawing-kawing na pangyayari upang maging malinaw ang pagsasalaysay o pagkukwento. Ibig sabihin, dapat malinaw ang ano ba talaga ang unang pangyayari hanggang sa dulo o wakas ng pangyayari. Nang sa gayon ay maintindihan ito ng inyong mambabasa at maintindihan nyo rin bilang mga manunulat. Karagdagan, ang tekstong naratibo o nagsasalaysay ang pinakamatandang uri ng diskurso o teksto. Dahil sa bago pa man dumating ang mga Kastila sa panahon ng katutubo, oral na panitikan ang ating ginagamit. Ibig sabihin, sinasalindila o binabahagi o kinakwento ang mga epiko at mga kwentong bayan. Halimbawa nito ay mga karanasan o danas ng isang pamilya sa panahon ng pandemya. At malawak din ito, marahil ang pamilya ay nawala ng trabaho sa panahon ng pandemya, pamilya ay nagkasakit o naging positibo sa panahon ng pandemya, at marami pang iba. Marami tayong mga danas o kwento sa panahon ng pandemya na maaari ninyong ibahagi kapag kayo na ang magsusulat ng tekstong naratibo. Sumunod ang deskriptibo. Isa itong uri ng teksto na ang layunin ay bumuo ng malinaw na larawan sa isip ng mambabasa. Ibig sabihin, kapag nagbabasa tayo ng tekstong ito, ay nagkakaroon tayo ng mga imahen o mga larawan sa ating isipan dahil na rin sa tulong ng mga salitang pang-uri at pang-abay. Gumagamit ng mga salita at iba pang sangkap sa paglalarawan para sa malino na pagbibigay ng mga katangian.
Karaniwan, inilalarawan lamang dito ang limang pandama: paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at pandama. At ang limang pandama na ito ay inilalarawan sa dalawang paraan, gamit ang tiyak o payak o simpleng paglalarawan at masining na paglalarawan. Huwag kayong mag-alala, klase, kung hindi nyo pa alam ang payak at masining na paglalarawan, tatalakay ito sa mga susunod na aralin. Halimbawa, paksa nito ay pisikal na katangian ng isang tao. Siya ba ay matangkad, pandak, kayumanggi ang kulay o puti, malaki ba ang kaniyang mata o maliit? Inilalarawan sa tekstong ito ang mga katangian ng isang tao. Maaari din kayong sumulat ng mga paksa na deskriptibo, halimbawa na masarap na pagkain na matatagpuan sa lungsod ng Valenzuela. Ibig sabihin, titikman ninyo kung ano ba ang lasa ng pagkain iyon. Ilalarawan nyo rin kung magkano ang presyo ang lugar na inyong pinuntahan. Sa pamamagitan nito ay mabubuo sa mga mababasa ang imahe o larawan sa kanilang isipan dahil inilarawan ninyo ang katangian ng isang masarap na pagkain na matatagpuan sa lungsod ng Valenzuela. Ang sumunod na teksto ay ang argumentatibo. Ibig sabihin, isa itong uri ng teksto na kasalig sa mga proposisyon at premise ng isang pinaninindigan hinggil sa isang partikular na paksa. Lagi ninyong tatandaan, klase, na sa tekstong ito kailangan merong dalawang panig na nagtatalo. May sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon hinggil sa isang paksang pinagtatalunan. Ang lohikal na pangangatwiran na nakabatay sa mga ebidensya ang pangunahing sangkap ng teksto. Hindi sapat ang opinyon lamang, klase, sa tekstong ito. Dapat ang inyong opinyon o argumento ay nakabatay o nakasalig sa isang matibay at malakas na ebidensya. Halimbawa nito ay ang petisyon para sa pagdaragdag ng mga tinatanggap na benepisyo para sa mga North sa bansa. Ito ay isang uri ng isyu na pinagtatalunan sa kasalukuyan. Kaya naman, ito ay isang halimbawa ng tekstong argumentatibo. Sumunod ang persuasive o tekstong nanghihikayat. Isa itong uri ng tekstong naglalayong papaniwalain ang mambabasa sa argumentong tinataglay ng teksto batay sa paliwanag na inilalahad ng mga proposisyon. Karagdagan, taglay ng tekstong ito ang paglalahad ng impormasyon, pagsasalaysay ng pangyayari at mga paglalarawan para sa mabisang panghihikayat. Ibig sabihin, klase, layunin ng manunulat dito ay ang makubinse ang kanyang mambabasa na kumilos at maniwala ukol sa kanyang ideyang ibinabahagi sa kanyang teksto. Karaniwan, tayo ay naghihikayat o nakukumbinsing kumilos dahil na rin sa mga naratibo o kwento mula sa ibang tao. Halimbawa, ang paksa dito ay ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa sarili, sa pamilya at sa bansa. Klase, ako ay isang mamamayan na bakunado na. At ako ay nakumbinse o nahikayat na magpabakuna, hindi lamang dahil sa sinabi ito ng ating pamahalaan, kundi nahikayat ako dahil na rin sa mga kwento at naratibo ng ibang tao na naging epektibo o mabisa sa kanila ang bakuna laban sa COVID-19. At ang halimbawang ito ay isang tekstong persuasive. Panghuling teksto ay ang procedural. Isa itong uri ng teksto na nagbibigay kaalaman kung paano isasagawa ang isang bagay. Karagdaga, nagtataglay ng mga gabay, tagubilin o direksyon sa kung paano isasagawa ang isang bagay. Laging tandaan, klase, na sa tekstong ito masusubok ang inyong kasanayan sa pagsunod ng mga panuto, utos o tagubilin. At upang maisagawa ninyo ito, kailangan malinaw ang proseso. Dahil sa procedural, mahalaga ang pagkasunod-sunod ng ideya upang masundan ito ng mga mambabasa.
Ang halimbawa nito ay ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay na talaga namang esensyal at kapaki-pakinabang lalo na sa panahon ng pandemya. Halimbawa pa nito ang proseso ng pagpababakuna. Hindi naman kayo agad pupunta sa vaccination site. Kundi kayo muna ay dumaan sa mga proseso. Halimbawa, nag-register muna kayo sa ating website at naghintay ng schedule ng inyong appointment para sa pagbabakuna at na makarating na kayo sa vaccination site ay meron pa rin mga proseso na kailangang sundin. At iyon ay isang halimbawa ng teksong procedural. Mula sa mga teksong ito, syempre, kailangan din natin tandaan kung paano ba sumulat ng mga teksto. Ang aking ibabahagi ay mga pangkalahatang gabayong ideya lamang. Ngunit sa mga susunod na aralin ay talaga namang hihimay-himayin natin ang bawat paraan ng pagsulat sa bawat teksto. Una dito, ang pamagat. Ang pamagat ang nagsisilbing mukha ng teksto. Ito ang panawag pansin sa mga mambabasa. Kapag pipili kayo ng isang pamagat para sa inyong isinusulat na teksto, tiyakinin nyo na ang pamagat ay may kinalaman sa kabuuang paksa na tinatalakay. Dahil sa pamagat ay magkakaroon ng ideya ang inyong mambabasa kung ano ba ang nais ninyong ibahagi. Ang sumunod na dapat inyong tandaan sa pagsulat ng teksto ay makapukaw interes na panimula. Katulad ng pamagat, mainam na maging kawili-wili ang simula ng anumang tekstong ating sinusulat. Laging tatandaan klase na sa pagsulat ng bahaging ito, ipinapakilala ng mahusay ang paksa. At upang mapakilala ninyo ng mahusay ang paksa, kailangan nagsagawa muna kayo ng pananaliksik ukol sa paksang tatalakayin ninyo. Karagdagan, upang makuha ninyo ang kiliti at interes ng inyong mambabasa, kailangan ninyong kilalanin kung sino ba ang target na magbabasa sa inyo. At kapag naisagawa na ninyo ito, tiyak na babasahin ang inyong akda mula panimula hanggang wakas. Sumunod, malamang katawan. Nakapaloob dito ang pagtalakay sa paksa, marapat na maging malaman ang bahaging ito. Sa bahaging ito klase, sinasagot ang mga tanong na nakapaloob sa panimula. Gayon din ang pagtalakay sa iba't ibang detalye ukol sa paksang tinatalakay. Sumunod, mainam na wakas. Ang isang maayos na pagwawakas ay nakatutulong sa pagbuo ng konkretong ideya o konklusyon mula sa pinatalakay na paksa. Lagi ninyong tandaan na sa bahaging ito, kailangan makabuo kayo ng pangkalahatang ideya na tumatalakay ukol sa paksang inyong binabasa o sinusulat. Karagdagan, upang maging matagumpay ang inyong wakas, tiyakin na huwag kayong magdadagdag o maglalagay ng mga bagong material o ideya na walang kinalaman sa inyong paksa. Panghuli, kaisahan ng mga talata. Hanggat maaari ay huwag kakawala sa tinatalakay na paksa. Ibig sabihin, kailangan na ito ay organisado ang mga ideya. At ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga transitional at cohesive devices. Ngayon klase ay dumako naman tayo sa inyong mga katanungan ukol sa ating paksang tinalakay. Kaya naman, i-type na ninyo sa ating comment section. At para sa unang katanungan mula sa Malintas Senior High School, at ang kanyang tanong ay, ano po ang kahalagahan ng pagbabasa ng mga teksto upang makabuo kami ng isang pananaliksik? Magandang katanungan niyang klase. Lagi ninyong tatandaan na ang pagbabasa ng mga teksto ay makatutulong sa pagbuo at pagsulat ng pananaliksik. Sapagkat
Ang bawat uri ng teksto ay may iba't ibang katangian at paraan sa pagsulat nito. At tinuturuan kayo nito na maging mapanuri, analytical sa mga babasahin o mga ideya na inyong makukuha. At mula dito ay mailalapat ninyo ang mga kasanayang ito sa pagsulat ng pananaliksik. Para sa ikalawang katanungan, mula sa Paso de Blas Senior High School. At ang kanyang tanong ay, ano po ang inyong may papayo sa mga mag-aaral na nagbabasa at nagsusulat ng teksto? Una sa lahat, nagpapasalamat ako at masaya ako dahil kayo ay nagbabasa at nagsusulat pa ng mga teksto. Ang tanging may papayo ko sa inyo ay, anuman ang inyong basahin at isulat, tiyakin na ito ay makabuluhan at makatotohanan. Nang sa gayon ay meron din kayong maibahaging makabuluhan at maayos na ideya sa inyong kapwa. At anuman ang inyong pagkatuto, tiyakin na ito ay mabuti at maging kapaki-pakinabang nang sa gayon ay magamit at mailapat inyo sa inyong sarili bilang mga mag-aaral at mamamayan ng ating bansa. Alam ko klase, marami pa kayong mga katanungan sa inyong isipan na hindi pa nasasagot dahil sa limitadong oras. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil sa ating pansuport ng pagtalakay bukas ay masasagot iyan ng inyong guro sa Filipino. At para malaman ko kung meron kayong natutuhan sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng isang maikling pag-usuli. At ang panuto ay basahin at unawain ang mga pahayag sa bawat bilang. Isulat sa comment section ang uri ng tekstong tinutukoy. Paalala klase, ang inyong mababasang mga pahayag ay maikling pahayag lamang mula sa isang uri ng teksto. Anong teksto kaya ito klase para sa unang bilang? Taglay ng kape ang tinatawag na cancer-fighting polyphenols. Nakatutulong din ang kape laban sa migraine, Parkinson's disease, colon cancer, asthma, gayon din ang mga problemang may kinalaman sa atay, abdo at puso. Mula sa pahayag na ito sa isang tiyak na teksto, anong uri ito ng teksto klase? I-type na sa ating comment section. At ang tamang sagot ay informatibo. Sumunod, sadyang napakalawak ng bahay ni Eliza. May kita sa loob ang magagandang pinta na siya mismo ang gumawa. Samantala, mayroong di makukulay na matatagpuan sa kanyang hardin. Anong uri ito ng teksto? I-type na sa ating comment section. At ang tamang sagot ay deskriptibo. Sumunod, ang ABS-CBN TV Plus Go ay isang digital broadcast mobile receiver. Sa pamamagitan nito, ay mapapanood sa Android phones ang mga free-to-air TV at ABS-CBN channels. Narito ang hakbang sa paggamit nito. Download, plug, register, at watch. Sa inyong palagay klase, anong uri ito ng teksto? I-type na sa ating comment section. At ang tamang sagot ay procedural. Sumunod, kaya naman upang matuldukan ang mga pangambang dulot ng COVID-19 sa ating sarili at sa ating pamilya ay mainam na magpabakuna na. Tandaang, isa sa mabisang paraan ng pagkipaglaban sa COVID-19 ay ang pagkakaroon ng karagdagang proteksyon. Anong uri ito ng teksto? I-type na sa ating comment section. At ang tamang sagot ay persuasive o nanghihikayat. Lunes ng umaga,
Maagang gumising si Noel upang maghanda ng almusal ng pamilya. Pagkatapos niyang makapagluto ay dali-dali siyang naligo at nagbihis ng malinis at maayos na damit. Bago umalis ng bahay ay ginising niya ang mga nakababatang kapatid para makapaghanda na sa kani-kanilang mga online classes. Ang tanong klase, anong uri ito ng teksto? At ang tamang sagot ay naratibo. Pagbati klase sa mga nakuha ng tamang sagot ukol sa pagtukoy ng mga uri ng teksto. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng heart reaction. Para sa pagpapatuloy ng inyong pagkatuto ay mayroong hinihandang gawain para sa inyo. Una, ang isaisip na matatagpuan sa pahina 22, isagawa pahina 22, tayahin pahina 23. Alam ko klaseng masasagutan ninyo ng mahusay at tama ang mga nabanggit na gawain. Muli, narito ang mga mahalagang kasanayan na inyong natutuhan. Una, na ibabahagi ang katangian at kalikasan ng iba't ibang tekstong binasa. Ikalawa, nakasusulat ng halimbawa ng iba't ibang uri ng teksto. Muli, ako si Ginoong Ian, tagahatid karunungan para sa inyong kinabukasan, na nag-iiwan ng isang mahalagang paalalang magbasa, magsulat at mamulat. Muli, paalam klase.